August 22, 2024, isiniwalat ng taong ito ang mga napakabigat na revelasyon kay Alice Guo. Sabi niya, ang tatay ni Alice ay konektado sa pinakamakapangyarihang grupo sa China, ang CCP or Chinese Communist Party, at meron di umano siyang mga ebidensya na magpapatunay sa aligasyong ito. Sa kabilang dako naman, tinumbok at naisip ni Senator JV Ejercito ang posibilidad na maaaring mayroong nakapasok na CCP or Chinese Communist Party dito sa ating bansa. At ito ang nais at gusto niyang malaman kay Alice Guo. Sino ba talaga ang tunay na mga boses, no, in this web of international syndicate na pumasok dito sa ating bansa? At sana po yan ay sabihin po ni Ms. Guo ngayong umaga. Pangalawa, sino, muli nabanggit na, sino mga tumulong na pribado man o nasa gobyerno para siya po ay tumakas, dahil hindi na po pwedeng maulit ito na tayo po ay binabastos sa sariling bansa, nakatulong ang ilang mga nasa ahensya na ating pamalan. At panghuli, ay pangatlo po ay Madam Chair, sino po ang tumulong kay Ms. Guo na makapasok sa larangan ng politika hanggang siya po ay maging mayor? Baka mamaya po ay marami na humpain ang Chinese Communist Party, ang CCP, dahil po sa ating dispute, eh mamaya eh sa iba't ibang lugar ay nakapasok na rin po pa sila. So yung tatlong bagay lang po ngayong umaga, alam ko po ay marami pa hong magtatanong, pero sana po ay masagot po ito ni Ms. Guo sa umagang to. Ang CCP nga ba ang tunay na may hawak kay Alice? Ano-ano naman ang mga ebidensya na nakalap ng lalaking ito na sumusuporta sa naturang aligasyon? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan. Chapter 1, The Source. Bago natin ipagpatuloy ang lahat, hinihiling ko po na i-like po natin ang video dahil isa po yung napakalaking tulong sa aming mga content creator. And please, tapusin niyo po ang vlog na ito para makita niyo po ang mga ebidensya na nasa may bandang dulo po ng videong ito. Well, anyway, isang lalaki nga na mukhang Chinese ang naglakas loob na ihayag ang mga ebidensya di umano na magpapatunay na si Alice Guo at ang kanyang tatay ay konektado sa CCP. Ang pangalan ng lalaking ito ay David Zhang at pinapatakbo niya ang isang YouTube channel na nagngangalang China Insider with David Zhang. Sa kasalukuyan ay mayroon itong 1.1 million followers. Kung pupuntahan nga natin ang kanyang YouTube channel, ay makikita rito ang napakarami niyang mga video patungkol sa mga pangyayari sa loob ng China. Sa channel na ito ay makikita rin ang napakaraming mga kapalpakan na nangyayari sa loob ng bansa. Para kumpirmahin ang identity ng taong ito at para malaman kung reliable ba ang kanyang mga sinabi, ay binisita ko ang kanyang Instagram account. At dito nakita ko nga po sa kanyang profile ang quote na nagsasabing, "Only covers China negatively." At yun nga po ang kanyang ginagawa ngayon. Kinakalat niya sa social media ang mga negatibong bagay na nangyayari sa loob ng China. Lahat ng negative sa larangan ng politika, ng produkto, teknolohiya at marami pang iba. And to be specific, ikinakalat niya sa buong mundo ang kapalpakan ng Chinese Communist Party. So basically, anti-CCP ang taong ito. At isa nga sa kanyang naging content sa YouTube ay ang patungkol sa kaugnayan di umano ng tatay ni Alice sa CCP. At narito po ang video na pinamagatang "Exclusive Alice Guo's Father Ties to the CCP's United Front." Dahil sa mga detalye na binigay ni David Zhang ay maraming mga pumuri at nag-comment na maganda sa content na ito. Sinasabi pa nga ng iilang mga netizens na dapat ay ipresenta sa Senado ang kanyang mga nakalap na ebidensya. Nang mapanood ko nga po ito mga kababayan ay sobrang humanga ako sa kanyang naging presentation. Kaya tara at himay-himayin kung ano ang kanyang mga sinabing ebidensya. Sa unang bahagi ng kanyang video ay pinagdidiinan niyang ang tatay ni Alice ay konektado sa CCP. Bakit? Narito ang kanyang mga ebidensya. Chapter 2, The Evidence. Sabi ni Zhang, ang apelyedong Guo ay isang malaking lahi sa China na partikular na nag-originate sa isang village na ito sa southern part ng China na katapat lamang ng Taiwan. Ipinakita nga niya rito na nag-e-exist na ang apelyedong Guo
mula pa noong 700 BC. So sobrang tagal na na nag-e-exist ang kanilang angkan. Alam naman natin na mahalaga ang ancestry sa China. Bahagi ng kanilang kultura ang pagtukoy, pagbigay importansya at paggalang sa kanilang mga pinagmulan na lahi. Ang tawag po dito ay Veneration of Ancestors. Ayon sa Chinese website na ito, nililista raw po ng mga Chinese or kinocompile at nilalagay sa isang libro ang pangalan ng kanilang mga ancestors from generation to generation. Yun din naman po ang nakakahanga sa mga Chinese, mga kababayan, ano? Grabe yung pagpapahalaga nila sa kanilang kasaysayan at mga ancestors na kahit yung pangalan ng lolo ng kanilang lolo ay na-record at alam pa nila. Dito sa Pilipinas ay mukhang malabo po yun. Kahit ako, kung ako ang tatanungin, hindi ko na alam ang pangalan ng lolo ng aking lolo. Ikaw, alam mo ba, kababayan? Hashtag yes or hashtag no, please comment down below. Survey lamang. Ang pagpapahalaga po ng China sa kanilang ancestry at kasaysayan ay nagagamit nila ngayon bilang kapangyarihan. Katunayan nga, ito po ang ginamit nila para angkinin ang ilang mga isla sa West Philippine Sea. Sa China daw talaga ito, base po sa kanilang history. At hindi lamang yan, grabe po ang pagpapahalaga nila sa kanilang angkan. Kaya marahil ito ang dahilan kung bakit noong unang panahon, dynasty ang sistema sa China. So ang punto po dito, binanggit ni David Tsang ang pinagmulan ng apelyidong Guo marahil ay para ipakita sa atin na malaki at makapangyarihan ang apelyidong ito sa China. Makapangyarihan dahil ito ay matagal na nag-e-exist sa China. Imagine po, before Christ era pa. At hindi lamang sa China kundi kalat na rin po sila sa Southeast Asia at sa buong mundo. At ayon nga po sa Chinese website na ito, ang Guo ay mga overseas Chinese community. Kaya di na nakapagtataka na sila ay nandirito rin sa ating bansa. At huwag na po natin itong patagalin pa. Ipasok na natin ang sinasabing ebidensya ni David Tsang. Sabi po ni David, mayroon daw nag-send ng picture sa kanya. Ang picture ay pagbati or congratulation message para kay Alice Guo nung siya ay nanalo bilang mayor. Ang nakasulat po dyan sa binilugan ni David Tsang ay ang lugar or village kung saan nag-originate ang Guo surname, ang Chow Tai. At nakalagay din po ang mensahe sa picture na family pride. In short, they are proud sa naging achievement ni Alice at proud sila na kamag-anak po nila ito. At ang mga picture na ito ang dahilan kung papaano nakita ni David Tsang na si Alice Guo, ang kanyang tatay, ay konektado sa CCP. Narito at himay-himayin pa po natin. At sabi ni David, ang mga picture na ito ay mula sa tatlong grupo ng Guo na nagpadala ng congratulations kay Alice nung siya ay manalo as mayor. Una rito ay ang Hong Kong Chow Tai Guo Clan Association. Pangalawang nagpadala ay galing ulit sa Hong Kong, ang Hong Kong Chow Tai Association. At ang pangatlo ay walang iba kundi ang Philippine Chow Tai Association mula dito sa Pilipinas. Ayon kay David Tsang, malaking pamilya ng Guo ang kinabibilangan ni Alice at sila ay kalat overseas. Sa picture na ito ay nakita niya ang pangalan ng tatay ni Alice at mula sa isang Chinese website nalaman ni Tsang na noong 2018 ang tatay ni Alice ay naging honorary advisor ng Philippine Chow Tai Association. And from 2018 ay pabalik-balik from Philippines to China ang tatay ni Alice. At ngayon, may nakakagulat pong nakita si David. Sa isang Chinese website, nakita niya ang tatay ni Alice Guo na kasama ang isang bigating leader sa CCP. At yun po si Zhao Feng. Si Zhao Feng ay Deputy Director of Coordination Departments of CCP. At dagdag pa ni Zeng, ang department na ito ay ang top spy agency sa China. Uulitin ko po, top spy agency. At dagdag pa po ni David, kaya raw magkasama ang tatay ni Alice at ang deputy director ay para i-celebrate ang bagong leader ng isang asosasyon na konektado din sa Guo family. At sa picture na ito, nakita ni David Tsang na umaten ang marami pang mga leader ng mga asosasyon na may kinalaman sa CCP. Dagdag pa niya, ang mga asosasyon na ito ay kalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. At isa sa kanilang mga purpose
ay magsalita para sa CCP. Nakikita nga din ni David na mayroong strong connection ang pamilya ni Alice Guo sa CCP. Sinabi rin niya na ang samahan ng mga asosasyon na ito ay naglalayong kumalat sa mga bansa para makontrol ang ilang mga komunidad, lalong-lalo na ang Chinese community. At marahil para mas magawa nila ang pagkontrol ay nagdo-donate sila sa mga politicians o di kaya nilalagay nila sa posisyon ng kapangyarihan ang kanilang mga kasamahan. Marahil inihalin tulad niya ito sa sitwasyon ni Alice Guo. At bukod dyan ay marami pa pong mga ebidensyang nabanggit si David regarding dito. Panoorin niyo na lang po ang kanyang video. Pero ang malaking katanungan ngayon mga kababayan, gaano ba ka-reliable or acceptable yung sinasabi ni David? Gaano ba katotoo ang kanyang ebidensya? Well, kung ako po ang tatanungin mga kababayan, 50-50 po ang aking side dito. 50% na naniniwala sa kanya at 50% na hindi. Narito po ang aking paliwanag. Una po, 50% na naniniwala ko sa sinasabi ni David dahil sa behavior ni Alice Guo ngayon. Dahil sa kanyang pinapakita sa korte na para bang mayroon talaga siyang malaking tinatago. At kung malaki ang kanyang tinatago, malamang sa malamang, isang malaking organisasyon din iyon. Kung naalala niyo po noong nakaraan, ay cited in contempt na naman itong si Alice Guo kasi nagsasawa na ang Senado sa kanyang di umano'y pagsisinungaling. As in, wala po talaga silang napipiga. Magaling sa pagpigil itong si Alice Guo. On the other hand naman, 50% hindi po ako naniniwala sa sinasabi ni David Tsang dahil maaaring hindi pa ganun katibay ang kanyang ebidensya as of the moment. Bakit? Unang-una, hindi niya alam kung sino yung nag-send sa kanya ng picture, kung saan talaga galing yung original picture na congratulation message para kay Alice Guo nung siya ay nanalo as mayor. Malay natin na ito ay pinrint lamang o ginawa lamang sa Photoshop tapos sinend sa kanya. Siguro ang tanong po ngayon ng iilan sa inyo, papaano yung picture na kasama ng tatay di umano ni Alice Guo yung mga CCP leaders? Well, sa aspetong iyon po mga kababayan, maaring ganito po ang naging eksena. Sabi ko nga kanina, pinapahalagahan ng mga Chinese yung kanilang ancestry. Tapos syempre, dahil malaking pamilya itong Guo, meron silang organisasyon, meron silang asosasyon. At dahil meron silang malaking asosasyon, syempre yung mga politiko sa China e o-honor or papahalagahan din yung asosasyon na yon. Dahil syempre, malaking pamilya ito. At dahil nga po malaking pangalan ang Guo at malaki ang kanilang organisasyon, syempre, ire-respeto rin sila ng CCP. At kung mayroon silang okasyon, pupuntahan ito ng CCP, magpapadala sila ng representative. Kaya napunta po doon yung deputy director. It doesn't mean na porket kasama ng tatay ni Alice Guo at ng Guo Association ang ilang mga opisyal sa CCP ay kaparte na agad sila ng CCP. Well, that is just my balanced and unbiased opinion regarding po sa sinabi ni David Tsang. Pero hindi pa rin po maiwasan ng aking isip ang katanungang, what if totoo talagang galing sa CCP si Alice Guo at ang kanyang tatay? What if marami na pala sila dito sa ating bansa? Para sa marami pang konspirasiya, kaalaman at mga politikal na usapin, patuloy lamang na tumutok dito. Ako po si Evan PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out. Boom.